Showbiz fanatex, Alden Richards and Maine Mendoza, ano nga ba ang naistakasan dito sa Pinas? Ayon po sa kanyang latest interview. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So bago tayo magsimula sa ating updates, ay nais ko po muna, of course, ipaabot ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na laging nakaabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. So bago po tayo magpatuloy, let me give you some previews patungkol po dun sa ating latest updates kung saan sa celebrity updates, Alden Richards, bakit nga ba binura ng isang direktor? So kung gusto niyo pong malaman ang legit na dahilan, pumunta lang kayo sa celebrity updates. Mapapanood niyo po yung buong-buong story nito pong balitang ito. And of course, kahapon, sabi po natin, Alden Richards, may malaking pinagsisisihan at gustong maulit at maitama ang lahat. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa latest updates natin kay Mr. Alden Richards. So, let's talk about your POV. Let's start off with Miss Petronilia Francisco. Sabi niya, kasama-sama, hindi malayo maging sila ni Alden. Kaya dapat lumayo na lang si Maine kay Alden. Siya pala ang babaeng ibinaling lang kay Laysam. Lumayo na lang si Maine kay Alden. Ano? Ano mapapala niya dyan? Niloloko lang siya. Totoo, lalayo ba yan kay Glenda si Maine? Dapat mag-isip na lumayo na kung may anak man siya. Kaya niyang buhay ng babaero. Iiwan din siya niyan. Siya na ang unang lumayo. Huwag na siyang intayin harapan siyang iwan dahil kay Glenda. May Julia pa. Sabi, girlfriend daw. Sabi naman ni Ma'am Shimmer, just lock yaw. Hindi pa patulan ni Alden yan. Puro retoke. Pangit. Trabaho lang yan kay Alden. Ang layo niya kay Maine sa kagandahan. Mahal na mahal ni Alden si Maine since 2016. Ang love life nila. Thanks admin and God bless. Ayan po yung isa sa mga komento po ni Ma'am Shimarges Lokyao patungkol po dito with a particular issue na kinaharap po nila ngayon, no, dahil mukhang may intruder po dito, no. Talagang maraming naiinis dahil doon. Sabi ni Socraptic, sana iwan na ni Maine si Alden. Anyway, mayaman na siya. Bata pa, palakihin na lang niya ang mga anak niya. Huwag na siyang mag-asawa. Ayusin na lang niya ang mga negosyo niya at mga anak niya. Ayun. So parang sinasabi ni Ma'am si Socraptic, kung talagang nakikita niya na parang hindi na worth it na magstay pa, pwede na po siyang umalis at magpaalam na ng tuluyan, ano, dahil alam naman natin kung ano pong kahihinat na ng lahat ng ito. So salamat Ma'am Shi. And Miss Peregrina Candle also said, hindi naman yata tama na sabing iwanan na ni Maine si Alden. Inanga natin siya bilang artista. So para sa akin, hindi dapat na isali sa usapang artista ang pagiging private person niya bilang RJ, dahil iniingatan niyang mabalahura ang pagkatao niya as private person na gusto niya ng tahimik na buhay kasamang asawa at mga anak nila sa private citizen. At para sa akin, hindi dapat husgahan si RJ at Maine as private sila, at alam kong alam din nila na hindi sila makakaiwas sa mga panghusga ng ibang fans sa kanila bilang mga artista. True, dahil mga tinuturing sila kasi ng mga public figure, so it is impossible na hindi sa makaranas ng iba't ibang klase ng bashing, di ba? At lahat mo ng mga kilos nila, syempre lahat yan documented yan, lalo na sa mga fans at sa mga bashers. Sabi ni Ma'am Juanita Peralta, wala bang katapos ang issue na yan? Di sila makamove on. Lahat ng nagkakamali, tao lang. Yung mga tumitirang, yung mga bulok ang buhay. Kaya gusto nila lahat masira ang buhay. Naku, nakakabwisit na talaga. Yan. So, nabwisit naman po ni Ma'am Shi Juanita Peralta patungkol dito sa mga bagay na ito, dahil paulit-ulit na lang talaga yung mga issue na to. At parang tila hindi na natatapos, ano. Kaya si Ma'am Shi medyo naiinis na rin. Sabi ni Ma'am Shi Adelia, di baka ginagalit lang nila si Alden para mapilitang magsalita. Showbiz yan, kawawang mga bata. Buti pa sila marunong mag-browse sa social media, kundi madami silang makikita. Ay, true po tayo dyan, dahil talagang lahat po yan ay nasa social media na, and I know na mababasa at magagawa at sa takdang panahon ay makikita po nila lahat yan, no? So salamat po Ma'am Shi
Adelaide at Adelia Day. So, salamat din sa lahat ng mga komento po ninyo. Please, mag-comment lang kayo sa comment section natin dahil related po sa latest updates natin para ikaw na po ang mapili at ma-feature sa ating channel. And now, let's talk about this one kung saan makailan lang nag-post po itong si Mr. Naughty Neat 29, yung kanyang Instagram kung saan nga ay nakita spotted na itong si Mr. Alden Richards na nasa Singapore kung saan sila po ay nagtitaping dito. Mapapansin natin na parang pagkatapos ng mga post na ito, nakita rin or spotted din si Miss Maine nasa Singapore din. No, hindi man magkasabay na dates pero parang pinagtatagpo at lagi pong parang kung pag nakita natin si Alden sa Japan, after a while, ilang araw, makikita rin natin si Maine sa Japan. Which is parang pareha sila, hindi nga lang magkasabay na ipinopost sa social media. And we do not know, kayo na po ang nakakaalam kung ano po yung legit na rason kung bakit ganito yung mga nakikita natin ngayon sa social media. Pero according po sa isang interview ni Mr. Alden Richards, inamin niya na meron siyang tinatakasan dito sa Pinas, no? Dahil talagang sinabi niya ng lantaran kung bakit ayaw niya dito sa Pinas at meron gusto niya pumupunta ng ibang bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Alden Richards na hindi talaga siya fan ng summer, which is isa sa mga dinawa niyang dahilan kung bakit umaalis-alis siya ng bansa. Katunayan, kapag daw dumarating ang dry season sa Pilipinas, ay madalas na nagbibiyahe siya at ang kanyang pamilya sa ibang bansa. Lalo na kung wala naman siyang showbiz commitments. Ito raw ay para takasan ang init sa Pilipinas na sa ibang parte ng kapuluan ay umaabot na sa 48 degrees ang heat index. Hindi pa nga minsan nasa 50 plus pa ang heat index dito sa Pinas. Hindi po kasi ako fan ng init, sabi niya. So, sometimes what we do on summer days, very seldom we go on trips abroad with family sa mga lugar kung saan winter, sabi niya. Makakatakas man lang sa init ng Pilipinas, dugtong niya. Paboritong puntahan ni Alden ng Japan na para sa kanya ay may soft spot sa kanyang puso. So, kamakailan lang natagpuan nga siya sa Japan kasama ng kanyang buong family. Kapag may mga okasyon tulad ng Christmas, pinipili ng aktor na magbakasyon sa nasabing Land of the Rising Sun. Nung nakaraang birthday naman niya noong Enero, ay sa Tokyo rin siya, nagdiwang ng kanyang kaarawan. Gayon pa man, kung may time round naman, siya minsan ay dinadala niya ang kanyang pamilya sa pribadong beach para sila magka-banding. O, diba? Private beach, ayaw niya na makikita siya ng ibang mga fan, baka may tinatago. Pero kung hindi naman po, kahit papaano ay sea to eat na nadadala ko rin sila sa beach kahit by land. And yung travel kasi, taga Laguna naman po ako talaga. So most of the time po nadadala ko po sila sa Batangas. So yun po, swimming po kami doon, sabi niya. Hirit naman ng ilan sa mga columnist, bet daw ng aktor na ipagdamot ang kanyang paghuhubad-baro sa mga nagpapantasya sa kanya. Kaya hindi ito mega display sa kanyang abs sa beach. May nagtanggol naman sa aktor na typically shy daw ito at ito yung tipong introvert kaya konserbatibo pa rin ito sa paghuhubad. Ayun. Kaya pala diba, nung nakaraang summer, parang hindi natin siya nakita na kung ano man siya, kung topless man siya sa pangtaas, pero never po siyang nag-trunks or anything kasi nga hindi talaga siya, hindi ganun yung pagkatao niya. Kaya pala yung mga projects niya is more on drama, more on talagang kung saan dun siya magaling, diba? Ganon din naman si Miss Maine Mendoza, no? Kadalasan nakikita po natin siya, parang iniikot niya ngayon ng European places. Kung saan talagang ito yung kanyang travel goals, no? So, maraming nga naghahanap. Sino-sino ba yung mga kasama ni Maine, diba? Sino ba yung mga kasama niya sa trip na ito? Syempre, hindi po nila yan ipapakita ng normal. Itatago po nila. May mga discreet po sila na hindi pinapakita, katulad ni Alden, diba? Sabi niya, minsan dinadala niya yung family niya sa isang secret place. Bakit kailangan i-secret, diba? Kung pwede naman na makikita naman sila kahit saan sila magpunta, pero kailangan privado yung lugar na pupuntahan nila. Kasi nag-iisip tuloy ang maraming mga fan kung ano ba talaga ang tinatago nitong dalawang ito. So, ang sigaw nga ng maraming mga fan na sana as early as they can, magsalita na sila, diba? Yun po yung kanilang request para po dito sa dalawang ito. So, ano man po ang inyong mga nais pong sabihin, mag-comment lang kayo sa comment section. Ano pong masasabi ninyo patungkol sa
latest updates na ito. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Tar Eds TV. God bless everyone.